si Cold Heart, hindi pa siya nakakita ng UFO pero convinced siya na totoo sila. At hindi lang yun, naniniwala siya na yung katotohanan tungkol sa UFOs ay malalaman ng publiko within a year. Medyo matapang na claim, di ba? Pero hindi lang basta-basta nang ukula itong si Cold Heart. May mga solid sources siya to back him up. Isa sa mga sources niya ay ang former high-ranking US intelligence official na pinangalan ng David Grush. Sabi ni David Grush, may top secret program ang US government na dedicated sa UFOs. Pero may mas intriguing pa dito. Sinabi ni Grush na may mga aircraft ang government na hindi galing sa tao. Parang straight sa Hollywood movie, di ba? Pero hindi lang basta-basta naniniwala si Cold Heart kay Grush. Nag-research siya at nakumbinsi siya na may tinatago ang American government na treasure trove ng mga UFO-related data ng ilang dekada. At naniniwala siya na ang lahat ng impormasyong ito ay malalaman na ng lahat. Pero bago pa natin ipagpatuloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo muna yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yan sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Simulan natin sa pagkilala kay Ross Cold Heart. Hindi siya yung average na tao. Si Cold Heart ay isang investigative journalist. Ibig sabihin, trabaho niya ang magukay at alamin ang katotohanan. Parang detective siya, pero imbes na mag-solve ng crimes ay nag-alantad siya ng mga misteryo at nakatagong katotohanan. Hindi palaging interesado si Cold Heart sa mga UFOs. Sa katunayan, hindi pa nga siya nakakakita ng isang UFO. Pero may punto na may natuklasan siyang impormasyon na nagpa-spark sa interest niya. At nang magsimula siyang magkukay, hindi na siya tumigil. Hindi lamang tungkol sa paghabol sa mga anino at wild theories ang trabaho ni Cold Heart. Seryosong mamamahayag siya na kilala sa masusing pananaliksik at pagsusuri ng mga katotohanan at hindi basta-basta naniniwala sa mga chismis. Kailangan niya ng matibay na ebidensya at mapapagkatiwala ang pinagkukunan ng impormasyon. Hindi lamang random people o mga tambay ang kanyang mga pinagkukunan ng impormasyon. Tinutukoy natin dito yung mataas na opisyal at insider na may access sa classified information. Mga tao tulad ni David Grush, isang dating opisyal ng US intelligence. Kaya't kahit hindi pa nakakakita ng UFO mismo itong si Cold Heart, kumbinsido siya na totoo sila. At hindi lamang ito base sa hearsay o chismis lamang. Meron siyang matibay na ebidensya para suportahan ang kanyang mga claims. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang prediction ni Cold Heart. Reminder lang ha, mga prediction ito, hindi confirmed facts. Pero medyo intriguing to say the least. Naniniwala itong si Cold Heart na ang katotohanan tungkol sa UFOs ay malalaman ng publiko within a year. Tama, within a year. Imagine that. Pwede tayong mabuhay sa mundo na ang existence ng UFOs ay confirmed fact na. Wala nang speculation, wala nang theories, just plain old facts. Pero ano ba ang nagpapasiguro kay Cold Heart tungkol dito? Well, may mga solid sources siya na nagbaback up sa kanya. Hindi ito yung mga random people lang na nagbabato ng mga conspiracy theories. Ito nga ay mga high-ranking officials at insiders na may access sa classified information. Katulad nga sinabi ko, isa sa mga sources nito ay si David Grush, isang dating US intelligence official. Ayon kay David Grush, may top secret program ang US government na dedicated sa UFOs. At hindi lang yan, meron din silang aircraft na hindi galing sa tao. Isang actual aircraft na hindi galing sa ating mundo. Alam ko, parang something out of sci-fi movie to. Pero tandaan, ito yung claims ng mga taong supposedly may access sa classified information. At si Cold Heart, bilang isang thorough journalist, nagawa niya ang homework niya. Hindi lang chinek, kundi dinouble check niya ang kanyang mga sources at kumbinsido siyang nagsasabi sila ng katotohanan. Ituloy natin ang diskusyon kay David Grush. Ang taong ito ay dating mataas na opisyal ng US intelligence at isa siya sa pangunahing pinagkukunan ng impormasyon ni Cold Heart. May ibinahagi itong si Grush na kahanga-hangang impormasyon kay Cold Heart at ang impormasyong ito ang nagiging batayan ng mga hula ni Cold Heart. Ayon kay Grush, may lihim na programa ang pamahalaan ng US na nakatuon lamang sa mga UFOs. Alam ko, parang eksena nga lang sa sci-fi movie, di ba? Pero tandaan mo,
galing ito sa dating opisyal ng intelligence. Kung sino man ang may alam tungkol sa mga lihim na programa ng pamahalaan, siguro ito yung isang tao katulad ni Grosh. Pero hindi lang yan ang lahat. Sinasabi rin ni Grosh na mayroong eroplano ang pamahalaan na hindi nagmula sa tao. Tama ka, isang tunay na spacecraft na hindi nagmula sa Earth. Kasalukuyan, wala tayong detalye tungkol sa eroplanong ito. Hindi natin alam kung anong itsura nito, papaano ito gumagana o kung saan eksaktong nagmula. Ang alam lang natin, ayon kay Grosh, ay existing ito. Ngayon, marami itong nagiging tanong. Bakit kaya itinatago ng gobyerno ito? Ano kaya ang plano nilang gawin sa aircraft na ito? At ang pinaka-importante, ano kaya ang ibig sabihin nito para sa atin? Unfortunately, wala tayong sagot sa mga tanong na ito. Ang magagawa lang natin ay maghintay at tignan kung ano ang mangyayari. Alam ko, it's a lot to take in. Ang ideya ng isang lihim na programa ng pamahalaan at spacecraft na hindi nagmula sa tao ay parang eksena mula sa isang nobelang pang sci-fi. Pero tandaan mo, ito nga ay pahayag mula sa dating opisyal ng intelligence. At si Coldheart, bilang masusing mamamahayag, ay ginawa niya ang kanyang homework. Sinuri niya mabuti ang kanyang mga pinagkukunan ng impormasyon at kumbinsido nga siyang nagsasabi sila ng katotohanan. Sige, dito na tayo sa juicy stuff. Ang mga implications ng claims ni Coldheart. Kung totoo ang hula ni Coldheart, maaaring magbago ang lahat ng ating nalalaman tungkol sa mundo at higit pa rito. Una, kung may top secret program nga ang US government na dedicated sa UFOs, ibig sabihin, matagal na nilang tinatago ito. Nagbibigay ito ng maraming tanong tungkol sa transparency at trust. Kung itatago nila ito, ano pa kaya ang iba nilang itinatago? Tapos, andyan pa ang alleged aircraft of non-human origin. Kung totoo ito, pwede nitong i-revolutionize ang ating pag-intindi sa mga technology at physics. Imagine the possibilities. Maaari tayong matuto ng marami mula sa pag-aaral ng isang eroplanong hindi nagmula sa Earth. Pero hindi lang tungkol sa scientific implications ito, may societal impact din na kailangan nating ikonsidera. Papaano kaya magre-react ang mga tao sa confirmation ng UFOs? Magdudulot kaya ito ng panic o mag-i-inspire kaya ito ng awe at wonder? Mahirap sabihin for sure, pero walang duda na may malaking epekto ito. At huwag nating kalimutan ang potential na makontak ang extraterrestrial life. Kung totoo ang UFOs, ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa sa universe. Tandaan ang mga hulang ito ay ginawa ni Coldheart, hindi pa ito confirmed facts. Pero sigurado, marami itong binibigay na dapat pag-isipan. Kung magiging totoo ang mga claims na ito, maaaring magbago ang lahat ng ating nalalaman tungkol sa mundo at higit pa rito. Pero sa ngayon, ang magagawa lang natin ay maghintay at tignan kung anong mangyayari. Matutuklasan kaya ang katotohanan tungkol sa UFO sa loob ng isang taon tulad na ng hula ni Coldheart? Only time will tell. Pero isang bagay ang sigurado. Ang mundo ng UFOs ay kagilagilalas na lugar, puno ng misteryo at kaguluhan. At kahit ano pa man ang maging katotohanan, siguradong exciting ang journey para matuklasan ito. Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron pa ilang topic na gusto mong i-cover dito sa channel, lagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.